Sarap, di ba? Feel kotse na. Hi guys, I'm Stanley Chino Senpai ng Turbuhan. At kasama ko ngayon si Direk Chris. Nandito tayo ngayon sa pugad ng mga artist, ng mga hipster, at ng mga kung ano-ano pa. Ang Cubao X, paboritong tambayan ng mga estudyante at ng mga, syempre, mahilig sa art. Yes. Okay. At titingnan natin ngayon dito kung ano yung mga pwede nating kainin pag kayo tumambay dito. Ang opening ng Cubao X, hapon hanggang gabi. Party. Close na tuwing Mondays. Oo, sarado pag Lunes. At syempre, bago natin simulan to, like and subscribe to our YouTube channel, click the bell icon para lagi kayong makauna sa aming mga latest videos. Usual kasi dito, puro inuman, di ba? Ngayon, kain naman. Food trip. Syempre, hindi naman pwedeng inum kayo ng walang laman ng dyan. So, kailangan kumain muna tayo. Okay, so, tara na. Let's go! Kung napansin nyo, wala pa yung pagkain namin, mumunguya na kami kasi pag mga Italian restaurants, may mga breadsticks na libre. Ayan o. Tsaka minsan tinapay. Tsaka butter. Pag ibang Italian restaurants, yung bread na sinasawasawa mo ng Vinaigrette, tsaka ng Vinaigrette olive siya, oil. Consists ng olive oil, tsaka ng balsamic vinegar. Yeah. Pero nandito nyo yun sa Bellini's, dito sa loob ng Cubao X. Antayin natin yung mga ihandang pagkain sa atin mamaya. Mga pasta, pizza. Saka ano pang in-order mong appetizer? Fried mushroom. Pwede ka doon? Oo, pwede. Pwede ka doon. Sige. Guys, ito, fried mushrooms. Mukha lang siyang tahong, pero fried mushrooms ang tawag dito. Pwede siya yan. Oo. Pwede siya yan. Kasi yung sauce niyan, marinara sauce lang yan. Garlic, onions, saka tomatoes. Mainit, pero okay lang. Sarap. Sarap pag bagong luto. Try mo. Pero ikaw talagang mahilig ka sa mushrooms yan, no? Oo. Oh. Parang yun din yung substitute mo talaga for protein. Bukod sa tofu. Yun ang yun ang substitute ko for meat. Tofu, although hindi pala protein, mushroom, sorry. Mushroom, ganyan. For meat, sorry. Oo. Mahilig rin ako sa mani. Yan ang paborito ko talaga, mani. Yung nilaga. Tuyo o yung basa? Yung nilaga para mamasama sa okay. Kasi mahirap nga naman talaga kumain ng... Babalat mo yan. Lalo na pag nag-drive ka. Pag tuyo kasi medyo mahalat, mas gusto ko yung nilaga para mas healthy. Okay. Enjoy mo na dito. Parang tahong na yun. Okay guys, ito mga in-order namin. Pizza margarita. Yung kalahati walang cheese, yung kalahati nilagay dito yung mozzarella para mas marami. Pwede yan pagka kayo ay vegan or on a plant-based diet. Ito, risotto. Truffle risotto. Yan. And, syempre, pesto. Tamang-tama para sa mga hindi pa nakakuha ng bonus. Dahil pesto de peligro. Actually, yan yung lagi nating in-order. Pansin ko pati dun sa Peritech food dish. Kasi yan yung mga Italian staple dishes. Na pwede sa mga vegan. Itong pesto or aglio olio. Ito naman, risotto. Ito? Parang lugaw ba yan? Malamala. So, para siyang lugaw, for the lack of better term. Pero tawag dito, bigas siya, cooked in sautéed onion, garlic, tapos white wine, tapos stock. So, yan pag niluluto mo kasi yan, hindi mo dapat titigilan yung paghalo eh. Kasi mabubuo eh. May inkanin talaga siya. Ito, feeling ko, from the last video kasi sa Tagaytay, medyo parang kulang sa ito. Kulang sa exposure. Kulang sa cream or sa lapot. Ito, okay siya. Okay. Sige, tikman natin tong pizza na margarita. Sarap. Kumusta dyan yung may cheese? Oo naman. Well, I think
pinaka ano yun. Ayoko magsalita ng ano, ng like, okay maniwala siya sabi ko. Pero, yun kasi yung parang ano, like, parang go-to na ano. Na, baga, pambato. First time kong pumunta rito. Tsaka sa Italian, okay. Italian, ano, Italian restaurant na parang, parang pag pizza, pag sinabing pizza, margarita, ganun. Kasi ano lang siya, very basic lang din yung ano. Yun din naman yung ano, yung pinaniniwalaan ng Italian cuisine na simpler, simpler ingredients the better, pero fresh, fresh ingredients. Kaya dito, napansin nyo, ano lang yan eh, tomato sauce, mozzarella cheese, tsaka basil. Yun lang. Kasi yun lang. Oh. Okay siya. Okay siya. Tikman natin yung pasta. Oh, hindi ko pinalagyan ng cheese tong pesto kasi ano, kami na. Guys, ang sarap ng risotto nila dito. Sarap ng risotto nila dito. Must try siguro yung risotto nila dito. Try their truffle cream risotto. Okay. Yung pesto is not bad, pero may hinahanap pa akong flavor dun sa pesto niya. Medyo kulang sa ano. Kulang sa flavor. Sa akin ha. Pero ang gusto ko rin talaga dito sa pesto, ano eh. Kahit very fresh na rin ingredients. Ito ano lang ito eh. pine nuts, garlic, olive oil, tapos basil. Tapos salt and pepper. Alam ko lang kung ulang. Kasi may hinahanap kasi ako eh na yung sipa. Feeling ko kulang yan sa ano. Kulang siya sa ano, sa basil. Salt. Basil sa salt. Kasi ano, dahil fresh nga yung mga pagkain dito. Bagong luto, wala masyadong ano, mga preservatives na nilalagay. Oh, enjoy mo natin ito. Oh, enjoy natin. Tara. Bago tayo malis, binigyan tayo ng sweet wine. Ito, libre na. Cheers muna! Lasang cup zero. Rubitos yun. Lasang cup zero. Sabi nga nila, hindi daw rubitos yun, no? Rubitosin. Rubitosin. Tamis. Tamis nga yung wine. Dito sa Cubao X, hindi lang naman makakain na nang makikita nyo rito. May mga iba't ibang stores tulad ng mga collectible na mga old toys. Mga vinyl or vinyl na records nandito rin. Yung mga turntable, pwede kayong bumili rito. At yung mga kapihan, meron din yan. Eh, kita nyo, Roos Cafe, ito naman yung Australian na mga pagkain. Yun. Okay? Miyagi Sushi, pag kayo eh, nagkikrave ng mga Japanese food. Timeless Toys, yung mga handmade na dollhouse at yung turntable, dyan ako nakakita. At syempre, ito namang MBS, yung mga old collectibles, mga old toys. Yun. Gusto nyo namang pagupit, medyo gusto nyo magpapogi, ito may barbershop. So, pang hipster. Diba? Yung mga coffee shop dito, mga dalawa, tatlo nakita ko rito. Etong interior exterior, kapihan yan. Tapos itong photo booth, eh bar. Diba? And syempre, Japanese-made na sapatos, Spingle Move. Nandito ako ngayon sa loob ng Spingle Move. Lahat ng sapatos dito, made in Japan, cow leather. At dahil, alam nyo naman, tamad ako mag-medyas. Ayo, kita nyo yung sapatos ko, slip-on. Susukatin ko yung isang slip-on nila rito. Ganda eh. So, ayan. Bakit yan ba yung favorito mo? Eh, tamad ako mag-medyas eh. De, tsaka pag nagmamadali ka. Yan. Stock room na yan. Stock room na ba to? Stock room na yan. Bumaba ka na yan. Uy. Bukod sa mga slip-on, mahilig rin ako sa boots. Ganda nito ah. Magkano to, ma'am? 15. Parang di maganda. Hindi ko type. Ito maganda.
Ganda to, ah. Ganda, ah. Pag-iisipan ko kung yung brown o yung black. Ayoko nga! Ako na! Parang mas maganda yung brown. Ganda rin yung brown, eh. Mas maganda yung curry. Medyo... Ito maganda sa shorts. Tsaka ito nga, pag sila to, pwede ka namalis, eh. Hindi, wag. Masisita. Uuliin ako. Pag suot ko yan, naalis ako. Oh, siya, nasan tayo ngayon? Andito tayo sa habanero. Oh, Ever popular habanero in Expo, Cubao Expo. Bukod sa mahaba mga pagkain nila rito, eh, karamihan, eh, bawal sa akin. Simulan natin dito. Oyster sisig. Itong oyster sisig, isa sa mga ano, sikat na sikat dito sa specialty dito sa habanero. Kasi alam ko ito lang ata ang isa sa mga nag-serve ng ganito, ng mga shell food na sisig. May oyster sisig. May oyster pizza din. Oo, tapos meron ding ano, lengua sisig. Meron din. Kaya lang kasi puro sisig ang kakainin nila. Eh baka mag-order sila ng beer, hindi sila makakauwi ng maaga. Oh, ano point. Ito, sikat din yan. Yan yung 3 cheese pizza naman. Habanero 3 cheese pizza. So, hindi pa 4 cheese to? 3 cheese lang. Ano yung mga cheese na nakalagay? Alam ko parang ano lang ata yan eh. Yung usual na processed cheese. Queso de bola. Cheddar cheese. Cheddar and tsaka mozzarella. Mozzarella. Yeah. Ayun. Tapos ito, syempre. Ito rin. Ito, sikat na sikat to. Pag ikaw, tambay ka ng Expo for sure. Lagi mong kinakain to. Ang lechon pork belly ng habanero. So may dalawang levels of spiciness yan eh. Level 1 tsaka level 2. Level 1 parang goods na eh. May enjoy mo na eh. Itong Stan, buro, sa usawa ng ano yan? Itong buro, tsaka mustasa, yan yung parang ginagawa nila, binabalot mo yung ano, yung lechon dyan. Tapos nilalagay mo rito? Yan. Okay. So ito naman, ka. Mustasa leaves. So ito yung pwede sa akin. Yan ako pwede sa'yo. Ano nga, ginawa niyo akong kuneho eh. So hindi, parating yung ano mo mamaya, parating yung tawag dito, patalungkot mo. Enter, cue in, sad music, with GFX Rainfall. Okay, pero yung ano mo, turon mo parating na, pwede ka sa turon. O, paano bes? Busog na ako. Ano, kakain na ako? Goods na, busog na ako. Subukan natin siya kasama yung buro. Okay, patong mo sa mustasa leaves. Parang gagawin mo siya parang samgyup style. Parang yun. Buro. Alam mo ah, matapang talaga itong si Derek Chris ah. Taas BP niyan ah. Taas BP ko ah. Tapos, so natin dito. Nating ano, no fear. Ano pa ba? Pwede yung sarap talaga. Wala pa yung turun mo. Wala pa. Ito. Diyaka lang. Bukan mo yan. Oyster sisig. Oyster sisig. Ito, mataas yung sa cholesterol ito eh. Oo. Kaya kailangan maghinahina eh. Karamihan dito, pampabata. Oo nga eh. Ito talaga, bagay sa beer talaga yan. Oo. Alam mo, mga dito sa habanero kasi, pwede kang kumain dito as your pre-game para bago ka uminom. At pwede ka rin dito paglaking ka na. Sisig sobrang sarap. Usually kasi pag nagsisig ka ng mga iba't ibang mga meat, iba't ibang protein, nawawala yung lasa nila. Yung mga anggo, yung mga masamang amoy sa lasa. Natanggal siya nung ano, yung ingredients nung sisig. Doon din siya na nagawa ng mga kapangpangan natin mga kaibigan. Diba? Na para kasi hindi naman ginagamit sa ibang luto yung ulo ng baboy. So ginagamit siya. Syempre, tayo mga Pinoy, lahat ng pwede nating ano, walang nasasayang eh, di ba? Walang tapon. Walang nasasayang eh. So lahat 'yan pwedeng kainin. So 'yan ginawa nila.
tinatad nila yung ano, ulo ng baboy, tapos ganoon din nasisig. Dito naman, syempre, may ibang twist, may modern twist siya. Masarap siya with oyster. Ito naman. Ito, yung oyster, dati, paborito ko yan. Oo, eh ngayon, ano ang paborito mo? Ibang klaseng talaba ng gusto kong kainin. Yung ano, easy. Vegan. Ah, vegan. Yung, ano, may vegan version yan eh. Ah, may vegan. Oo. Okay. Subukan ko ito, 3 cheese pizza. Actually, ito yung gusto ko sa ano, habanero pizza. Parang kumakain ng ano, fita. Crispy yung ano niya eh. Ano mas masarap, yung pizza rito o yung dun sa Bellini's? Depende. Kung gusto mo ng ano, kung gusto mo ng ano, ng authentic Italian na pizza, doon ka sa Bellini's. Oh. Pero kung gusto mo mag-explore pa sa mga ibang ingredients and flavors ng pizza, dito ka sa habanero. Okay. Kasi meron silang lengua, meron silang three cheese, meron silang oyster pizza. Oyster pa, pizza. Ay, may balot. May balot sila. Oo nga. Balot no? Sige. Patikin nga natin kay Given yung ano, yung pizza. Karam niyan, Brad. Yan. Kuha dyan. Yan, kuha ka. Oh. Sarap daw. 3 over 5 daw. Ayan na yung turun mo. Turun mo ba na yan? Pambaby ah. Ah, anong flavor? Ube? Yes po. Aba, okay ah. Ngayon lang ako nakakita ng ganito klaseng turun. Ang ganda ng presentation ha. Naaalala ko si Grimis ng ano, McDo. Tingnan mo na. Tingnan natin. Balik tayo mo para makita ng camera. Ito. Ang ganda niya. Ang ganda niya. Nga eh. Picturean mo ko, men, na hawak ko to. Ang IG. Paano pa nga ba? Kainin mo na. Oo, oh, kainin ko na. Tagal na ako di kumakain ng cotton candy. Actually, ako rin. Hmm. Sarap, lasang cotton candy. Turun, sir. Hmm. Oh, anong lasa? Lasang turun. Sarap. Tingnan nito. Hmm. Caramel binastas. Hindi ko alam eh. Parang lemon. Mm. Pero masarap ha. Mm. Kain mo namin. Maganda yung kombinasyon ng cotton candy tsaka nung turun. So, main mo na tayo. Kain mo na tayo. Mm. Sige. Dito tayo ngayon sa Brewman para magkape kasi nga kaya pa tayo kumakain din sa Cubao X. Okay. Tsaka yung iba sarado pa eh. Oo. Sarado pa yung iba eh. Ano yung in-order mo? Ito. Ang in-order dito is dirty horchata. Pero meron din silang horchata lang na walang ano espresso. Medyo on the hunt kasi ako ngayon sa horchata eh, around the metro ngayon eh. So, once na makita ako na may horchata yung cafe, order ko agad. Yeah. Ito sa akin, the usual. Tito. The Cafe usual. Americano. Pang tito. Oh. Kaya, dahil tamad ako magtimpla. At saka ever since yan lang talaga gusto mo. Oh. No sugar, no cream. Wala. Yeah. Straight up. Mm. Straight lang. Oh. Tingnan mo na. Parakong. Sarap. Sarap. Yan ang timplang mo dito. Tsaka yan ang gustong-gusto mo talaga pag ano, no, bago magtrabaho, pagtapos kumain, di ba? Kahit bago matulog yata, yan ang gusto mong gawin eh. Hindi naman. Eh pag minum ako nito ng bago matulog, maglilinis ako ng bahay. Bago matulog. Yeah, right. Okay naman siya sa akin. Ano lang, medyo nag-overpower lang sa akin yung ano, yung cinnamon. Pero okay naman siya, malig-malig naman ako cinnamon flavor. Okay naman siya. So medyo nahiya lang tayo mag-ingay ngayon kasi syempre, nasa cafe marami tayo. Marami nagtatrabaho dito. Marami nagkukwentuhan. Trabaho, eh. Diba? Pero hindi lang ito yung cafe dito sa ano. Hindi lang ito yung cafe dito sa Expo. Sa Cubao X. Meron barang yatang like 4 or 4 pa. 4 pa na ibang cafes.
along the metro, along expo. Tsaka mababait mga tao dito sa sa Bruman eh. Yan. So far, ang sa mga trips natin, Deja Vu tsaka Bruman ang pinaka nagustuhan natin, diba? So, dito, meron pa isa sa Makati. Alin doon? Yung odd cafe. Tsaka yung mahirap hanapin. Oo nga, no? Yun yung ano, tawag dito, the curator. Ayan. The curator. Hindi yung ano, yung signage niya, logo lang na maliit. Ayun nga. Yung ba yun? Yun yun. Oo. Tapos yung isa, yung may ano, may mga vegan options. Pero pa yung may speakeasy sa loob. Yun din yun. Yun yung curator. Yun yung curator. Yung isa, yung sa may Legazpi, yung mahirap hanapin. Okay. Yun, pero so far, enjoy ako sa Bruman. Companies, really good. Kung gusto niyo mag-work. The ambiance is nice. Vibe dito. Very ano siya. Tsaka nasa gitna siya ng ano eh. Sa gitna siya ng metro eh. Madali siyang hanapin talaga. Punta ka lang sa expo. Pinakauna kong makikita actually ito eh. Yeah. Ang ganda rito kasi yung parkingan sa labas. Hindi ka mahirapan. Oo. Yun nga lang, unahan. Paggabi, masyado na marami dito. Oo, punuan na. Oo. So far, okay naman. Oo. Diba? Tara, magkape na tayo. Alright. Kape tayo. Oh. Ano gagawin natin? Ayan. Kala ko magto-toast tayo. Ayan. Tara. Oh guys, nakita niyo naman pinunta namin dito sa Cubao X. May Italian restaurant, may Pinoy restaurant na may fusion ng Kapampangan, 'di ba? Tapos ito, coffee shop. So kumpleto, Direk Chris. Ano masasabi mo sa food trip natin dito sa Cubao X? Actually, syempre, ano eh, tawag ito, bitin pa ako eh. 'Di ba? Kasi marami pa tayong hindi napupuntahan. Pero syempre, kailangan natin i-save 'yun sa iba pang episodes. Medyo ano eh, may katagalan na talaga yung mga pinuntahan natin. Isa yun sa mga nag-upisa ng mga restaurant dito sa ano, sa Cubao Expo. So dito, sikat na sikat kasi ang expo sa mga tayo to art exhibits, sa mga ano art shows and what not, music festivals and what not. So lahat talaga ng gusto mong makita ang mga ano indie scene, dito mo talaga siya makikita. Kaya having a chance na makakain ka ng mga ganung kasarap dito sa lugar na to, 'di ba? It's not I would not say na hidden gem siya kasi sa gitna siya ng Metro Manila and alam na kilala naman yung expo eh. Pero kung ikaw, hindi mo pa na-try yung mga, hindi ka pa nakakapunta dito or nakapag-anak ko palang alak, tayo mag-food. Yan. Punta kayo rito sa Cubao Expo. Okay. Ito eh, wala na kaming ibang sasabihin pa. Basta kung gusto nyo makita yung mga pinuntan namin, pumunta na kayo rito sa Cubao Expo. I'm your host, Stanley Ching, yung senpai ng Turbuhan para kay Direk Chris Casi. Siyempre, mag-like and subscribe sa PhilKotche YouTube channel. I-follow nyo ako sa aking mga social media accounts. Kompleto ako niya na. At makinig kayo sa aking podcast, Underpaid Stanley Chi. Sa Spotify ng podcast. Yan. No? Paano ba yan? Kita kayo sa next video. Dito lang. Sa PhilKotche. Mauli na kami. Bye. Thanks for watching. For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philkotche.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? PhilKotche na!